What's up guys, it's me once again, JCWorthy. And yeah, kakatapos na natin mag-duty. And for today's video, just want to share with you kung paano nga ba natin tinipilapan ang pilot card. So, syempre, bago yan, pinakailangan natin ng mga iilang materials bago natin mapilapan yung iilang bago natin malagyan ng details itong ating pilot card. So, yung pilot card, kapag yung piloto onboard na sa barko natin, so ito yung ibibigay natin sa kanya para pagbabasihan niya yung mismong barko natin. Yung ships particular, yung net tonnage, gross tonnage, yung drop ng barko, yung displacement at dead weight. So, syempre, pilot card itself. So, dapat nakasundo siya. So, next, meron tayong tinatawag dito na squat calculation. So, dito tayo magbibase. Dito magbibase yung piloto sa drop ng barko natin. Pero tayo yung nag-compute sa ating pilot card. So, next, meron tayong ditong buoyancy condition. So, ito yung kailangan na natin unang-unang pinipilapan bago natin i-transfer sa pilot card. So, yung pinakalas, meron tayo ditong hydrostatic particular. So, ayan. So, nakalagay dito yung lightweight, displacement, and yung dead weight ng barko natin. So, nandito rin yung stability condition ng barko, yung kargada natin, yung cargo grade. Ayan. So, let's proceed sa ating pag-fill-up ng pilot card. So yun guys, naka-prepare na ang ating materials. Ayan, to be able na mapilapan natin itong pilot card. And bago yan, syempre, kailangan muna nating pilapan din itong voyage information. Ayan, naka-ready na rin ang ating squat calculation, open waters and confined waters. Nandito na rin ang ating hydrostatic particular. Ayan, may kita natin dito ang displacement at yung tinatawag nating dead weight. At syempre, nakaiwalay lang ang ating black coefficient that is obtained from trim stability booklet. So, let's find out. Okay guys, so kung mapapansin nyo ang ating voyage information, may mga details na. So, ipapaliwanag ko na lang sa inyo kung paano nakuha yung mga value na andyan. Lalong-lalong na yung drop ng barko, yung airdrop, yung freeboard, displacement at yung dead weight kung saan sila or kung paano natin makukuha. So yung date, June 25, 2022, this is International Seafarers Day. Departure port, Garibaldi, USA. Arrival port, Houston, Texas. So itong drop natin, ma-obtain natin to sa load indicator natin. Ayan, yung forward drop natin, meron tayong 10.56. itong up drop natin, 11.25. So, para makuha natin yung ating min drop na tinatawag, ito. So, i-add mo lang yung forward and up, then makukuha mo ang 21.81. So, right after mo ma-add, i-divide mo naman sa 2. Ayan, forward and up, divide by 2. So, makukuha mo 10.9. So, ito na yung ating min drop. So, paano nga ba natin makukuha itong airdrop at yung freeboard, yung value nila? So, ang gagawin natin, itong airdrop, isubtract mo lang to sa up drop natin. So, 11.25 minus 48.60, which is yung given. So, makukuha natin dito, 37.35. So, ito na siya, 11.25 minus 48.60. So, sa freeboard naman, sa pagkuha nito, isusubtract mo naman ang 10.89 dito sa 19.127 sa given ng freeboard. Then, makukuha mo dyan ang 8.23. So, ito. Ganyan lang din yung process niya. Add, then subtract. Then, yung dead weight natin, makukuha natin ito sa ating hydrostatic particular. So, ayan. Displacement and dead weight. So, yung displacement natin, 46273.3. Then, yung dead weight natin, 35562.98. So, ang ginawa ko, ayan, sa dead weight, niround off ko na lang siya. Ginawa ko ng 35563. Ayan. So, itong cargo grade natin, ibig sabihin yung kargada ng barko. So, ang dinadala ng barko namin is ULSD, kung minsan oil. So, ULSD means ultra low sulfur diesel. Then, yung agent, technicity. So, itong agent, depende
sa kung anong puerto kayo mag-load or mag-discharge ng kargada nyo. So guys, since meron na tayong voyage information, so itatransfer na natin siya dito sa ating pilot card. So yung port natin ay Houston, Texas. So ilagay muna natin Houston, Texas. Then departure from Garyville, USA. Garyville, USA. Ayan, then yung voyage number natin 80. So yung deadweight ng barko, so tignan natin dito. So 35563. So ilagay natin deadweight 35563. Then next natin itong drop forward. Yung drop forward natin is 10.56. Ayan. So 10.56 yung ating min drop or drop mid. So meron tayong 10.9. Ayan, lagay natin dito sa drop mid 10.9 meter. Then yung drop up natin meron tayong 11.25. Ayan. So free bird naman based ulit tayo dito sa voyage information natin. So 8.23. Then yung airdrop natin ay 37.35. So napaka-importante nitong airdrop kasi kapag dumaan tayo ng bridge, so alam ng piloto yung airdrop mula to sa waterline, then yung pinakataas sa may radar mast, yun ang tinatawag nating airdrop. Then napilapan na natin yan, so proceed naman tayo dito sa main engine. So kung mapapasin nyo guys, nandyan yung ating maneuvering engine order, yung RPM, yung speed or tinatawag nating knots. So nakaready na yan talaga. So ang pipilapan natin dito is yung steering and propulsion. So propeller arrangement, so fix kami. Then yung aming right-handed propeller, yung type nung propeller namin, o yung kung mapapansin nyo guys, yung pag sinasabi natin yung propeller, ito yung parang electric fan siya. Okay? So ayan, direction of turn right. So sa number 1 power unit, 2 and yung both power units. So ang nilalagay lang namin dito 26 then 13. Ayan. So sa next page naman tayo. Ito, equipment check and ready for use. So siyempre bago tayo umalis sa puerto, kailangan anchors cleared tayo. Compasses, ayan, siyempre may error din 'yan. Echo sounder, ayan. GNSS, Global Navigation Satellite System Type, GPS, Global Positioning System, Differential Global Positioning System, ECDIS-2, yes, functional also, ECDIS Make and Model, so Transas, Knob Warning Supply to ECDIS, Electronic Chart Display Information System, check, plus ENC Correction Tweak. So malalaman natin yan yung week sa ating ECDIS. So kami ay week 25 2022. So i-overlay ko na lang diyan yung para makita niyo kung saan nga ba nakalagay yung week sa ECDIS. Display settings and alarm discuss. Okay, so itong safety depth, safety contour, deep contour and shallow contour, so makita din natin to sa ECDIS once na inopen natin yung task list. Then monitoring safety alarm, so doon natin makita. So halimbawa sa safety depth, meron tayong 12 meter ang safety contour naman natin, 12 meter din. Itong deep contour, let's say 50 meter pagkakatanda ko kanina. Then itong shallow contour, meron tayong 11. Ayan. So radar X-band check, S-band check, ARPA. So automatic radar plotting aid to. VHF sets, very high frequency. Engine telegraph functional. Weasel check. Speed lag Doppler, yes. Speed through water,
axis single. Sana all single. So rudder indicator, check, mooring winch, automatic identification system, main engines, RPM indicator, mooring lines, steering gear, ROT indicator, nav lights, towing gear, binoculars. Yan. So itong UKC or tinatawag nating underkill clearance update after discussion with pilot. So after discussion with pilot. So let's say ang lagay natin dito sa minimum controlling depth is 12 meter. Then maximum agreed speed, let's say 6 knots. Then dito sa minimum UKC during transit and catwalk, let's say 1.0 meter B. Yan. So ngayon naman guys, dito tayo sa squat information updated and calculation sheet attached. So ngayon gagamit na tayo ng ating squat calculation. So dito, paano nga ba natin gagamitin? Paano nga ba natin makukuha yung block coefficient at 3 knots, 6 knots, 9 knots, 12 knots at max agreed speed? Okay. So, paano nga ba natin makukuha ang mga value dito sa 3 knots, 6 knots, 9, 12, and at max agreed speed? So, mag-base naman tayo dito ngayon sa ating squat calculation. So, huwag niyo napansinin yung mga bilog-bilog yan, kanina lang yan. So, siyempre, para makuha natin yan, kailangan natin ng static drop. So, kapag sinabi natin static drop, ito yung deepest drop ng barko. At 6 knots naman, tingin ulit tayo dito sa squat calculation. So, 6 knots, 0.27. 6 knots, 0.27. Then next, 9 knots. So, 9 knots, meron tayong 0.62. 0.62. Then yung 12 knots natin, pinakalas, meron tayong 1.10. So, lagyan natin dito. Sa 12 knots, 1.10. Then, yung at max agreed speed, since yung bezel, tumatakbo lang ng 12 to 13 knots. So, ilagyan na lang din natin yung at max agreed speed is 1.0 as our speed or 12 knots. 1.10. Ayan. So, yun guys, ganyan lang mag-fill up ng ating pilot card. Ayan. Then, right after ma-fill upan to, so ilalagay ito dun sa bridge, dun sa mismong windshield niya. Ayan. So, right after ng pilot, once the pilot disembark, so dito siya, pipirma. Ayan. Then, may mga ilang papers, hindi lang tong pilot card, so susunod ko na lang yun, yung pilotage, disembarkation and embarkation, preparation for sea, arrival in port. So in-next na lang natin yun. So ito muna yung pinaliwanag ko kasi medyo konflikto, maraming gagamiting materials, marami tayong pagbabasihan. So nga pala guys, bago ko makalimutan, itong block coefficient, ayan. Ito, kinuha ko na pala dun sa trim stability booklet. So, kung mapapansin nyo dito nakalagay, block coefficient extracted from trim and stability booklet. So, ayan yung ano niya, yung ating calculation or yung formula kung paano kunin. So, dito, since 11.25 tayo, ilalign natin dito. So, meron tayong 11.25, so to so meron tayong 0.7604. Ayan. 0.7, lagyan natin dito sa block coefficient, 0.7604. So, yun guys, I hope na naintindihan nyo yung discussion na to. So, keep safe and God bless.